ang first question ko para sa Beks Batallion, para sa kanilang tatlo, ano finally yung pakiramdam nila na parang, dati kasi aminin natin, di ba, sidekick, taga-bato ng jokes, taga-salo ng jokes, but this time, nasa lead role level na silang tatlo especially. So, si Chad, although may mga experience na ng kula sa Tililinga, pero iba pa rin kasi syempre yung parang nabibigyan na talaga ng highlight yung mga personality nila, yung talent nila. So, anong pakiramdam nyo finally na napapansin na kayo, nabibigyan na kayo ng lead role? Sa tingin nyo ba, it's about time na makilala na talaga kayo bilang mga bida sa pelikula? Ah, ako una. Okay. Hello po. Kasi bilang ina-focus sa akin, ako una. Yeah. Una sa lahat, tama po kayo, for the longest time, dahil kami yung sidekick lang, taga-feed. I think, hindi naman po sa pag-ano, siguro it's about time na kasi na-train na kami, na-mold na kami ni Vice para maging lead na. And very, very happy siya, very supportive siya sa amin. Sobrang happy siya na nangyayari ito sa amin talaga. At kaya masayang-masaya ako dahil nakikita na nila kung anong kakayanan ng bawat isa sa amin. Kaya super happy ako, super excited talaga ako. Kaya, pero at the same time, nakakaba pala yung ganito, yung ganitong posisyon na syempre dati-dati kasi pag sa pelikula ni Vice, parang, si Vice naman ang magdadala. Parang ang pressure nasa kanya lahat. Pero ngayon, na binigyan kami ng pagkakataon na magkaroon ng chance na kami naman, nakakaba rin pala na may responsibilidad ka rin na dadalhin yung pelikula, yung ganon. Nakaka-pressure, pero at the same time, masaya kasi nagkakaroon ka ng opportunity yung gusto mong mangyari din sa iyo, yung gusto mong ma-experience na yung experience mo. Yun. Ito talaga yung pinangarap mo din. Opo, kahit sino, 'di ba? Pangarap mo 'yun, pangarap mo na mapansin ka, maging lead ka rin, 'di ba? Kasi po ano 'yun ibig sabihin nag-grow ka. Ibig sabihin tama yung ginagawa mo. Napapansin ka, tama yung ginagawa mo, tama yung style ng ginagawa mo. Okay. Yun. Lassy? Yes. Ayun. So, iba yung ilaw sa'yo, Lassy. Parang, ano po? Yung MC kanina, ang klaro. Parang clear. Tapos ngayon, parang medyo tignan mo, dumalabo. Ano talaga? Okay na po yan, para makinis. Diba pag girl ka, medyo makinis. Kaibigan ko sa si Lassy. Okay, London! Ayan. So, especially ikaw, Lassy, bukod sa movie na to, alam ko meron pang masusunod pa na bongga. Pero by the way, dito muna tayo focus sa yes, Manananggal na. Ano finally yung pakiramdam mo? Na yun nga, di ba, dati ginagawa sa'yo kung ano-ano lang. Pero eto ka ngayon, di ba? Talagang lalas. Naririnig mo kung paano kapurihin din ni Direk Darryl Yap bilang actor. Ayun. So, sobrang bihira kasi mabigyan ng ganitong pagkakataon na magkaroon ka ng pwesto talaga. As in. So, sobra akong naging happy rin nung naging sidekick ako kasi dumaan kami sa proseso na kung paano yung tatahakin namin. So, di ba, parang medyo talaga na-train kami as a medyo maliit na sa mga maliliit na eksena at sa mga ganito. Naging okay na okay sa akin yung pagtahak ng landas talaga papunta rito. Sobrang happy talaga kasi ang dami nangangarap sa pwesto namin ngayon pero sa amin na ibigay ng tadhana ito. So, sobra akong napasaya at mas lalo ko pa namin huhusayan, lalo ko pang huhusayan kung yung mga kailangan pang gawin. Kasi, andito ka na sa question to. So, pangangalagaan mo talaga ito. So, basta sobrang happy na narating namin ito. Ando yung mga challenges talaga. Oo, babalik ka pa ba sa pagka-sidekick after nito and after yung next movie mo? Yes po, at never kong tatalikuran lahat yun. Ano mang role, maliit man, kung ano man, go pa rin ako. Kasi masaya ako sa ginagawa ko. Yun po yun. Okay, thank you, Lassy. Chad? Ayun po,
Ay, may mic po ba ako? Ayun. Ayun po, masaya po kasi matagal din po talaga namin inantay na mapansin kasi ano po eh, para po sa amin, syempre pag napansin ka, mas maraming trabaho na lalapit sa'yo. Di ba, Chad, kasi maraming nauna sa'yo na hindi nabigyan ng chance. Eh. Let's face it. Merong alam natin na mga nauna sa'yo pero hindi na-reach yung ganyang level ng chance na naibigay sa inyo. Kaya ganun talaga, sobrang lucky mo. Opo. Ano din po kasi, hindi ko rin po alam kasi bigla lang din po ang mga nangyari. Hindi ko rin po masabi kahit ako po. Nagugulat din po ako sa mga nangyayari. Ganun po talaga siguro. May, siyempre, malaking factor din po ang siguro swerte. Tapos faith, pag panalangin, ganyan. Na ano, hindi ko rin po maipaliwanag kung paano po nalan yung mga ganitong role, yung mga ganitong chance. All I can do po is to be thankful sa lahat po na nangyayari sa buhay namin. And I'm also wishing do sa iba namin mga kasamahan na sana, ganun naman po eh, na sana ma-achieve din po nila. Nagtutulungan naman po kami if ever may trabaho, may ganyan. We don't, kung may chance, we don't leave people behind. Hanggat kaya po namin bitin yung iba namin mga kasama, gagawin po namin. Siguro lang po, swertehan lang po, kaya po ganun. And sabi ko nga po, matagal ko po kasi inaantay din yung mga ganitong chance. Sabi ko nga po, kahit anong role gagawin ko, maliit, malaki, kahit ano po yan, kasi ang gusto ko po, trabaho. So, yun lang naman po eh. Kasi kahit maliit ng role mo, pag napansin ka, baka makakuha ka ng iba pang trabaho, kahit malaki yan o maliit. Yun po sinabi ko sa amin, basta kahit ano yan, i-grab natin yung opportunity, kasi trabaho yan. At ng mga anak at mga anak yan, basta paghusayan lang natin at maging maayos tayo. Yun po, at sobrang happy po na kahit po, na ngayon po nabibigyan po kami ng pansin. Exciting, may konting pressure na sasabihin na napapansin na tayo, lalo pa natin galingan, lalo pa natin paghusayan. Ganun po yung pakiramdam. Hindi ko po mawari talaga. Hanggat ngayon, hindi ko po pagdugtong-dugtong kung paano po nangyari ang lahat. All of a sudden, nandito kami. We just have to be thankful at masaya po kami. Yun po. Okay, pero hati ba ang puso mo ngayon, heart? Ay, heart tuloy. Tingin ko sa'yo si heart evangelista. Hati ba ang puso mo ngayon, Chad, sa pag-ibig tsaka sa career? Hindi po siya hati. Ano po? May trabaho na naman po ako bago po ako nagka-love life. At na, yung love life po is parang another fuel to drive me. Ganun po. Para siyang dumagdag lang para maging inspirasyon mas lalo kung pag-ayos na po yung buhay tsaka yung trabaho ko po. Baka-arte mo. Diba? Alam mo yan direct, diba? May flowers kahit walang okasyon. Actually, oo nga. Yung ibang-iba si Chad talaga sa lahat ng komedyante ngayon. Ano, punong-puno ng career, punong-puno ng pag-ibig talaga. Si MC lang naman po tsaka si Lassy po yung mga tsaka. Sa amin tatlo po kasi ako yung, alam niyo, yung makinis, tsaka ano, sexy, balingkinitan. Ganun. Kaya hindi ko po masisisi kung may love life po ako. Diba, MC? May malapit kasing flower shop dito. Kaya nakakabili ng bulaklak. Kaya po kami may love life ngayon. Kasi John, napapanood ko kasi yung, ano niyo, yung vlog yung tatlo lang. Lagi siyang napinapanood bawat episode na ginagawa niya. So alam ko sa inyo kung sino yung bigo sa pag-ibig, yung matagal nang niloloko ng boyfriend. At ako naman yung isa na nasa abroad yung jowa na instead na siya yung papadala ng pera, siya yung nagpapadala ng pera. So kasi lahat parang si Chad Kinis ang napaka-perfect ng pagkatao, ha? Yung may love perfect. Hindi naman po. Yung may naman po perfect. Ano lang po, naniniwala lang po ako ngayon 2021, panahon po ng mga chararat, kaya po may jowa kami ni Lassy. Oo. So, it's year of chararat, hindi po year of tarat. Year of chararat. Ox tayo, ox. Kaya ox tayo sa love life. And anyway, congratulations and good luck, especially sa inyong tatlo. You deserve it. Thank you. Kasi ako naniniwala ako na talagang magagaling kayong komedyante at tama sa Direk Daryl Yap. Feeling ko hindi lang sa pagpapatawa kayo magagaling, sa pati sa drama. Kasi si MC may time sa Beks Batallion talaga na nakakaiyak yung mga statement niya.
especially pagdating sa mga pinagdadaanan niya sa puso, na ngayon ko lang nakikita. Puso? Ngayon ko nakikita na parang ang anong tao pala, kahit sobrang saya, kahit na marami ring blessing, pero pag ginagawa ng tanga ng isang lalaki or hindi minamahal, talagang malungkot at malungkot pa rin. By the way, MC, mahanap mo rin ang talagang para sa iyo. Baka maling lalaki lang si... Banggitin ko ba yung pangalan? Ay! Okay, ano po, Sir Donald, okay lang naman po kasi Direct Daryl Yap, after daw nitong Manananggal na Nahahati ang Puso, nabalitaan ko, gagawa ka doon ng bagong pelikula para kay MC, solo movie niya. Yung ano yun, Kuya Lassy, anong title? Ang Baklang Nahahati ang Budget. Ayan. Wow, Lassy. Wow. Ang perfect nyo. Ayun, kasi naman, kasi naman yung kay MC, wala man lang blind item, talagang yung clue sa lalaking gusto niya, bigay na bigay. Yun nga nakakarita ka, walang boyfriend, pero nakahati ang budget. Diba? Ah, diba? Ayan na naman sila, oh. Well, anyway, congratulations and good luck again.